Dahil sa pag-aangas ng taxi driver sa dalawang dayuhang vlogger, damay pati buong fleet ng kanilang operator. Hindi na kasi sila papayagang pumila sa mga terminal ng NAIA. Saksi si Oscar Oida. Boracay, Siargao at iba pang tourist destination sa Pilipinas ang ilang beses nang na-feature sa Making It Happen vlog ni na Michael at Nelly. Pero kamakailan, ang naitampok dito, malabangungot na karanasan sa pagsakay sa isang taxi. It's the meat is all inclusive. I know, not include. Yes. Paglapag nila noon sa NAIA, sumakay sila sa nakapilang taxi at nagpahatid sa Makati. And once we left the ground of the airport, he said that the metered rate is not valid. So that was our time of concern. So at that time, you know, we took out our phone to document. Habang bumabiyahe, humingi raw ang driver ng dagdag na bayad dahil just take us. So very heavy. Oh, you can't charge us extra. You can't charge us extra for the luggage. Or we can call your company. Bigla na lang daw silang inihinto sa isang alanganing lugar at pilit na pinabababa. Kumuha na rin ng video si Nelly. Sorry? Your phone. What is with my phone? Your partner. It's for my safety. It's for our safety. Because you stop in the middle of nowhere and tell us to get out. We pay for the taxi. With meter. Take us to our destination. Dito na raw nag-wild sa pagmamaneho ang driver at pilit lang pinakalma ni Michael. Sa kabila nito, inihatid pa rin naman daw sila ng driver sa kanilang destinasyon. And at that point, I only had 1,000 pesos. So when I gave him the 1,000 pesos, he was like, oh, no, there's no change, don't you have smaller, I can't give you change. I think 40 pesos over the meter price. Sa imbisigasyon ng Manila International Airport Authority, kinilala ang driver na si Jumil Bule na taga Taytay, Rizal. Natuntun siya at iniharap kay MIAA General Manager Ed Monreal. Sermon ang inabot ni Bule kay Monreal. Inutusan din ni Monreal ang Intelligence and Investigation Department ng MIAA na irekomenda sa LTO na bawiin ang lisensya ni Bule. Pero dahil wala pang formal na reklamo, agad ding pinakawalan si Bule na hindi pa nakuna ng pahayag ng media. Bawal na rin sa lahat ng terminal ng NAIA ang buong fleet ng taxi na kinabibilangan ni Bule. Posible na ma-suspend or ma-cancela yung pangkisa. Magre-recommend kami sa LTO na i-suspend o re-cancela yung driver's license ng driver na yon. Sa kabila na nangyari, hindi naman daw nagbago ang pagtingin ni na Michael at Nelly sa Pilipinas. Ako si Oscar Oida, ang inyong saksi.